ang headlines noon, history ngayon dahil bilog ang balita. Ano ba atin dyan, Pops Lord? Vaccine race ang mga malalaking pharma companies at mga bansa. Pops, no? Ito, yung hindi dahil sa mga vaccine sa bakunang malamang ay ilan lang ang taong nakatayo sa planeta ngayon. Taong 1796 na imbento ng British na doktor na si Edward Jenner ang bakuna laban sa smallpox, ang sakit na pumatay sa 500 milyong tao sa nakalipas na 100 taon. Sa isang eksperimento, tinurukan ni Jenner ang isang bata ng nana na galing sa kulugon ng may sakit na cowpox, no? Pero walang sumeryoso sa kanya nung una. Masyado raw radikal ang konsepto at nangangailangan pa ng dagdag na ebidensya. Di nagtagal ay dumami ang mga kritiko niya at si Jenner ay kinutya lalo na ng mga kaparian, mga taong simbahan. Hindi raw makajos ang paglalagay ng material mula sa may sakit na hayop. Pero hindi siya tumigil sa pananaliksik. Sumunod ay pinag-eksperimentuhan pa ni Jenner ang iba pang mga bata at kasama na ang kanyang sariling anak na 11 years old, Pops. Pero nireject ng British Medical Establishment ang mga pag-aaral ni Jenner. Pero kalaunan ay napatunayang tama ang kanyang teorya at doon sinilang ang siyensya ng immunology. At sumunod ang mga bakuna laban sa polio, tetano, tigdas at iba pa. Ang resulta, milyong-milyong buhay ang naligtas. Salamat na lang kay Dr. Jenner na nagpursige. At salamat sa hayop na may sakit at nagkaroon pa rin ng silbi. Kaya ang salita, Pops, salitang vaccine ay hango sa salitang vaka o cow. Diba? Kala mo joke, no? Pero gusto mo ng joke. Hindi, tuloy mo na. Hindi, meron ng joke para sa'yo. Ito talaga, maiihi ka sa kakornihan. Joke na kumalat sa social media noong Sanglinggo. Isang meme, siya raw ang makipag-usap sa kumpanyang Pfizer dahil magaling siya sa vaccine. Ayan na. At yan ang headlines noon. History ngayon, may reply ng Tadhana kay Bilog ang balita.